Genesis 39 verses 1 to 5. Now, Joseph had been taken down to Egypt. Potiphar, an Egyptian who was one of Pharaoh's officials, the captain of the guard, bought him from the Ishmaelites who had taken him there. The Lord was with Joseph, so that he prospered, and he lived in the house of Egyptian master. When his master saw that the Lord was with him, and that the Lord gave him success in everything he did, Joseph found favor in his eyes and became his attendant. Potiphar put him in charge of his household, and he entrusted to his care everything he owned. From the time he put him in charge of his household and of all that he owned, the Lord blessed the household of the Egyptian because of Joseph. The blessing of the Lord was on everything Potiphar had, both in the house and in the field. Okay, so I believe that if you're really, if your heart is with the Lord, and He always bless us in His own way. So, and Joseph, since Joseph is in the house of the Egyptian master, so everything that he did and everything in there was all blessed by God. So I believe everything we do, we are all blessed by the Lord, and we should thank Him for all na blessing na nareceive niya, na nareceive natin coming from Him. The word of the Lord. Thanks be to God. Good evening po. Mabasahin ko po ang Genesis chapter 39 verse 6 to 11. Sabi po dito, at kanyang ipinamahala ang lahat niyang tinatangkilik sa kamay ni Jose, at hindi siya nakikialam ng anumang kanya, liban sa tinapay na kanyang kinakain. At si Jose ay may magandang pagbubuka at kahalihalina. At nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito na tinitigan si Jose ng asawa ng kanyang Panginoon, at sinabi, sipingan mo ako. Datapwat siya'y tumanggi at sinabi niya sa asawa ng kanyang Panginoon, narito ang aking Panginoon ay hindi nakikialam sa akin tungkol sa nasa bahay, at lahat ng kanyang tinatangkilik ay ipinamahala sa aking kamay. Walang sinumang dakila kaysa akin sa bahay na ito. Walang ipinagkait sa akin anumang bagay kung di ikaw lamang, sapagkat ikaw ay kanyang asawa. Paano ngang aking magagawa itong malaking kasamaan at kasalanan laban sa Diyos? At nangyari na nakikiusap man siya kay Jose araw-araw, ay hindi nakikinig sa kanya na siya'y sipingan o pakisamahan. At nangyari ng panahong ito na siya'y pumasok sa bahay upang gawin niya ang kanyang gawain. At wala sinuman sa mga tao sa bahay doon sa loob. God bless. Hello po. I will read Genesis 39 verse 11 to 15. One day, he went into the house to attend his duties, and none of the household servants was inside. She caught him by his cloak and said, come to bed with me. But he left his cloak in her hand and ran out of the house. When she saw that he had left his cloak in her hand and had run out of the house, she called her household servants. Look, she said to them, this Hebrew has been brought to us to make sport of us. He came in here to sleep with me, but I screamed. When he heard me scream for help, he left his cloak beside me and ran out of the house. Thank you, Papa. Genesis chapter 39 verse 16 to 18.
Itinago niya ang balabal ni Jose hanggang sa dumating ang asawa. Sinabi niya rito, ang Hebreyong dinala mo rito ay bigla na lamang pumasok sa aking silid at gusto akong pagsamantalahan. Nang ako'y sumigaw, kumaripas ng takbo at naiwan sa akin ang kanyang balabal. Yan lang po. Amen. Good day po. May Bible reading po tayo in the book of Genesis chapter 39 verse 19 to 23. King James Version po. English. Verse 19, and it came to pass, when his master heard the word of his wife, which he spake unto him, saying, after this manner did thy servant to me, that his wrath was kindled, and Joseph's master took him, and put him into the prison, a place where the king's prisoners were bound. And he was there in the prison, but the Lord was with Joseph, and showed him mercy, and gave him favor in the sight of the keeper of the prison. And the keeper of the prison committed to Joseph's hand all the prisoners that were in the prison, and whatsoever they did there, he was the doer of it. And the keeper of the prison looked not to anything that was under his hand, because the Lord was with him, and that which he did. And the Lord made it to prosper. Thank you, and God bless us all upon reading the scripture. Thank you po. Yan. Sa Hi. Genesis chapter 39 naman po tayo. Yan, si Jose at ang asawa ni Potiphar. Yan, bumalik na yung story sa kay Jose. Yan. Joseph. Dinala nga ni si Jose sa Egypto at dooy ipinagbili siya ng mga Ismaelita kay Potiphar. Yun, yan, Potiphar. Nakarating na siya kay Potiphar na. Mm-hmm. May ibig sabihin pala yung Potiphar. Sabi dito, means devoted to the sun. It was name connected with the Egyptian religious system. Ayan. Mm-hmm. Means devoted to the sun. Ayun yung ibig sabihin ng Potiphar. Ayan. The Lord was with Joseph so that he prospered and he lived in the house of his Egyptian master. Wow. Yan. When his master saw that the Lord was with him and that the Lord gave him success in everything he did, Joseph found favor in his eyes and became his attendant. Potiphar put him in charge of his household and he entrusted to his care everything he owned. Oh, grabe, no? Yeah. Ganun pala, no, pag yung sa Lord, no, pag asa Lord ka, parang lahat na lang, ano, parang lahat na lang umaano sa palad mo kasi may plan siya. Mas maganda yung plan niya kaysa sa plan natin. Oh, pero hindi agad-agad nakita. At sinabi dito na sa buong panahon, nasubaybayan. Sa buong panahon ng paglilingkod ni Jose. Grabe. Kasi hindi naman agad-agad natin nasasabi na sumasa kay Jose ang Diyos at kasama niya ang Diyos eh. Agad-agad. Diba? Galing. Yun. Tapos na para ipagkatiwala. Na parang ano, yung ganun na lang kapalagay yung loob na sige, ikaw na ang mamahala sa lahat ng yan. Tsaka household din. Diba? Eh, syempre sa atin bilang mga ano, sa loob na ng bahay mo, ano ka eh, di ba? Sobrang dapat secured, ganun. Tapos ipapaano mo sa tao na, ano, ibig sabihin, ganun siya kakampante. Ngayon, nasabi na tinutulungan ni Yahweh si Jose. Di ba? Sa lahat ng kanyang ginagawa. Galing. Yun. Si Jose matipuno. Sabi, matipuno at magandang lalaki. Dumating ang panahon na pinagnasaan siya ng asawa ni Potiphar, sinabi nito, sipingan mo ako. Ayun. Ayun na, may problema na naman. Minsan yung pagiging maganda din, ano yung problema din yan eh. Siguro, ang dami mong problema dyan. Ayoko na lang pag-usapan yan. Okay. Yan, tumanggi si Jose. Ang dami na tinanggihan. Tumanggi si Jose at ang sabi, panatagpo ang kalooban ng aking Panginoon sapagkat ako'y narito. Ginawa niya akong katiwala. At ipinamahala niya sa akin ang lahat
sa bahay na ito, maliban sa inyo na kanyang asawa. What, kumbaga, hindi, lahat nga ay pinagkatiwala, pero... Huwag naman ikaw. Mm-hmm. Huwag naman sana tayong umabot yan. Kumbaga, oh, siguro kasama din siya, naiingatan siya. Iingatan, pero hindi naman to the point na... Na kung ano yung gusto niya. Mm-hmm. Hindi naman porket wala si Potipar, eh, pati yung, ano, ni Potipar sa asawa, eh, diba? So, yun. Oo, yun nga. Parang, diba, ganun na... Kasi, ano eh, may Diyos si Jose. Yes. Kaya alam niya ang mga dapat atindihan. Ang limit ni Jose at saka off limits, alam niya. Yes, para rin pagkatiwalaan siya ng ganun. Ibig sabihin, alam niya talaga kung ano yung ginagawa niya. Hindi ko po magagawa ang ganyang kalaking kataksilan at pagkakasala sa Diyos. Mm-hmm. Yan, 'di ba? Nabanggit galing. Natin 'yun. Alam niyang mali 'yun. Oh, 'di ba ang galing ni ano Jose kasi alam na yung ano ng Lord na kung may asawa 'yun, si mag-asawa si Potiphar at saka yung babae na hindi mali 'yun, 'di ba? Oh, kasi kasalanan niya sa Lord, sabi niya. Bukod sa nirerespeto niya talaga si, din. Oo, si Potiphar. 'Yun. Alam ang turo. Yun, kaya hindi pinapansin ni Jose ang babae kahit araw-araw itong nakikiusap na sumiping sa kanya. Mm-hmm. O, isipin mo, hindi lang isang beses. Pwede rin naman na matukso siya kasi wala naman siyang asawa, pero hindi niya yung ginagawa. Ang ganda niyan. Kasi, para, kumbaga, para din sa mga babae, na hindi dapat tayong mga babae rin, yung magkukos dun sa mga yon, di ba? Na, kumbaga, like kagaya niyan na palagi niyang inaasi si Jose, 'di ba? Parang reminder din siya. So 'yun. Yan. One day, he went into the house to attend to his duties and none of the household servants was inside. Ayun. Eh na, 'di ba? Pa siguro nagkaroon pa ng chance lalo ng ganun. Or pinlano 'yun. Kasi bakit wala, 'di ba? She caught him by his cloak and said, "Come to bed with me," sabi niya. But he left his cloak in her hand and ran out of the house. Tumakas, 'di ba? Nagkumaripas. Kahit na ano na yung maiwan, ayaw ko. Siguro so sinabi nga nung asawa ni Potiphar na, "Lie with me." So bali doon na yung kalagayan ni Joseph, talaga andun yung temptation, di ba? Mm-hmm. Kasi kahit naman ano sabihin natin, lalaki siya. Tapos ganun yung offer sa kanya ng asawa ni Potiphar. Pero nga lang, dahil kasama niya yung Lord, meron siyang laban dun. So, sabi nga po sa verse, First Corinthians chapter 10, verse 13, "No temptation has overtaken you except such as is common to man, but God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with temptation will also make the way of escape, that you may be able to bear it." Mm-hmm. Ang galing. Kaya wala rin ibibigay sa'yo na pagsubok na hindi mo kayang anuhin. Ano yun? Pagtiisan? Matakasan. Oo. Ibibigay siya sa'yo, pero dahil kung kasama mo nga ang Panginoon, gagawa din siya na maka-escape ka dun. So, yun. Ganun na lang din ka-faithful si Jose sa ano niya, sa pinagsisilbihan niya si Potiphar and sa God niya. Mm-mm. Tumakbo talaga siya palabas ng bahay. Ang galing ng buhay ni Jose kasi kumbaga sa atin kasi mabilis naman talagang ma-fall sa mga ganong sitwasyon na nalilin lang tayo. Tapos, minsan na uuna yung emosyon bago sa pag-iisip talaga or pagdadasal sa Panginoon, no? So, yun. Siya, si Jose, meron siyang paninindigan na tumakbo. Tumakbo sa meron na sitwasyon na ganun. Yun nga, no? Naiwan niya yung balabal niya. ganun niya. Tapos, sa pangyayaring ito, nagsisigaw ang babae at tinawag ang mga katulong na lalaki. Tingnan ninyo, binaligtad siya para, kasi napahiya din talaga siya, tinakbuhan siya ni Jose. Sabi niya, "Tingnan ninyo, dinalan tayo ng asawa ko ng Hebreyong ito para hamakin tayo," sabi niya. "Sukat ba namang pasukin ako sa aking silid at gusto akong pagsamantalahan?" Ako. Ayan na, ano na sa
problema na naman si Jose. Grabe yung ano nung way ng asawa ni Potiphar, no. Dito kasi 'di ba yung mga tayo rin naman minsan ganyan, kunwari meron tayong gusto na mangyari tapos hindi natin yun makuha. Ang laging nangyayari yung ituturo, meron tayong si ano kasi si ganyan eh yung nagtuturo tayo na ikaw naman talaga may kasalanan. 'Di ba? Tas sa sarili mo rin hindi mo rin maamin na ikaw ang may pagkakamali. Kaya maganda talaga yung kay Judah na yun, 'di ba? Sinabi niya na ako ang may pagkukulang. Minsan natitrigger ka lang dun sa yung sitwasyon, eh kasi nakakainis naman. Pero tapos, parang gigil ka lang kasi hindi mo makuha yung gusto mo. Tama, Tapos iba, pahamak mo pa yung iba. Nadadamay pa nga. Grabe, no? Tapos pinagsabi niya pa na ganun sa mga tao dun na ganun. Kasi baka din mauna pa si Jose magsumbong kay Potiphar, 'di ba? Ganun. Pero naisip ko lang, no, kahit naman magsumbong si Jose, si yung asawa ni Potiphar, kilala rin siya. Ay kumbaga magkakilala sila, alam ng mag-asawa ko, 'di ba? Kung ano sila. So kahit na anong magma-matter kay ano 'yun doon sa asawa. Alam niya eh, kilala kita, kumbaga, 'di ba? Tapos sinabi, mabuti na lamang at ako'y nakasigaw. Kaya nagsisigaw siya, iniwan siya ni ano. Yun ang pinalabas niyang kwento. So masama dito si Jose. Pagsigaw ko'y kumaripa siya ng takbo at naiwan sa akin ang kanyang damit. Mm-hmm. O may ebidensya pa nga. Diba? Pagka yung mga talaga, diba if there's a will, there's a way. Parang, kung gusto mo talagang ipahamak yung tao, magagawa ka ng paraan. Oo. Kaya tama talaga yung 1 Corinthians verse 10 to 13, na no temptation has overtaken you. Diba? Kumbaga, hindi talaga yung ibibigay. Lalo na kung faithful ka sa Lord. And God is faithful din. Yes, hindi ka hayaang matempt doon. Hindi niya allow, tama. Yes. Itinago niya ang balabal ni Jose hanggang dumating ang asawang si Potiphar. Yun, sinabi niya rito, ang Hebreong dinala mo rito ay bigla na lamang pumasok sa aking silid at ako ay gustong pagsamantalahan. Yan. Nang ako'y sumigaw, yun, inulit niya ulit, nang ako'y sumigaw, kumaripas ng takbo at naiwan sa akin ang kanyang balabal. Di ba initial reaction? Si Potiphar, pinagkatiwalaan ko. Umiyak pa siya. Naggalit si Potiphar nang marinig ang sinabi ng asawa. Kaya ipinahuli niya si Jose at isinama sa mga bilanggong tauhan ng paraon. So, yan, makikita na unfair talaga yung naging way, no, kay Jose. Kasi dahil sa ginawa ng asawa ni Potiphar na pag-accuse, no, na kahit na siya naman yung reason para maging ganun yung sitwasyon niya. So, tama po dito yung sinasabi sa Romans 8, verse 28. Sabi po dito, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. So, kahit pala meron kang gustong gawin na mabuti, kumbaga, minsan, unfair din kasi may mga tao talaga na gustong gumawa ng masama, ganun. Pero, sa'yo pa rin yung babalik. Kahit din niya yun sa mga, yung mga sa kulungan, hindi naman lahat yun talaga may mga kasalanan. Yung iba doon, mas makapangyarihan kasi kaya kahit na inosente sila, sila yung wala ito, silang kulungan. Magawa, Sila ang naididiin. Ganun na lang kasakit yun, no, na imbis na malaya ka, wala ka naman talagang ginagawa dahil mahirap ka lang or ano, wala kang laban, magdudusa ka sa kulungan. Ng mababang panahon, tapos kasi wala ka naman pang tustos. Tsaka, yung ginawang paglilingkod ni Jose kay Potiphar na, di ba, naging maayos siya, di ba, tapat. Tapos yun ang naging, ano niya, natamo niya, yun yung binigay sa kanya ni Potiphar. Joseph's master took him and put him in prison, the place where the king's prisoners were confined. But while Joseph was there in the prison, the Lord
was with him, he showed him kindness and granted him favor in the eyes of the prison warden. So, hindi talagang hindi rin pinapabayaan ng Diyos si Jose kahit saan siya pumunta. Kahit anong mga anong gawin ng mga nakapalig sa, kay Jose, sasamahan siya ng Diyos at hindi siya pababayaan. Kasi ang faith din ni Jose, ganun din eh. Hindi rin talaga nawawala eh. Sabi pa dito, none of these terrible circumstances changed or defeated God's plan for Joseph's life. Oo, kasi kasama naman niya talaga palagi ang Lord. Hindi siya pinababayaan. Yeah, so the warden put Joseph in charge of all those held in prison. Diba? Naging tagapangasiwa din ulit siya dito. And he was made responsible for all that was done there. Yun, na parang sa kanya, katulad ng binigyan ng pagtitiwala ni Potiphar si Jose sa household niya, ganun din yung sa warden na ipinagkatiwala din kay Jose yun. Sabi nga sa 23, the warden paid no attention to anything under Joseph's care because the Lord was with Joseph and gave him success in whatever he did. Amen. Yun, hindi na pinapakialaman. No? Yung lahat ng mga yung ginagawa or yung mga binabantayan ni Joseph, hindi na kailangan na bantayan ng warden kasi ganun na lang siya magtiwala kay Joseph. Tapos sinabi talaga na sapagkat ang Diyos ay kasama nito at pinagtatagumpay siya sa lahat ng kanyang gawain. Galing, amen. Ang ganda. Diba, kahit anong sitwasyon, kahit saan tayo dali ng Diyos, makita pa rin sana natin yung bright side niya. Na bakit tayo nandun, anong purpose natin doon. Yan. Ang ganda nito kasi minsan kagaya tayo ng asawa ni Potiphar. Minsan kagaya tayo ni Potiphar. Yung kay Potiphar naman na parang hindi na inalam, di ba? Yes. Hindi naman lang inimbestigahan. Yes. Tapos, dapat mas maging kagaya tayo ni Joseph. Kasi, meron siyang paninindigan dun sa binigay sa kanya na tungkulin. Tapos yung ang alam na turo niya ng Lord, kumbaga naninindigan siya dun, di ba? Yes. Kahit na madala pa siya sa kulungan ibinenta ulit. Nanungkulan, di ba? Ang ganda kasi kailangan talaga, pero naging faithful siya talaga, naging matapat siya kahit saan siya na napunta. Di ba, ang galing. Yung katungkulan na binibigay sa kanya, hindi naman yun, basta yun. Di ba, kahit saan siya mapunta, pinagkakatiwalaan siya talaga. Tas sabi pa nga dun, no, na kumbaga yung si Potiphar, ang dahil sa lahat na ng trabaho, lahat na lang tungkulin binigay niya kay Joseph, ang iniisip na lang niya yung kakainin niya. Gaano pagtitiwala sa kanya, buong pagtitiwala na ibigay sa iyo yung ganung katungkulan. So ang galing ni Joseph. Ganon din naman sa kulungan, kasi yung kulungan, 'di ba, parang pagka iniisip mo yung kulungan, yun ang gulo nun. Since napunta doon si Joseph, na ganun na lang din siya na pagkatiwalaan ng warden, naging mas relax na yung warden kasi lahat ng yung under kay Joseph na yung pamumuno or pag-iingat, ganun, hindi niya na yun kailangan intindihin. Hindi niya na rin pinapakailaman. Diba? Tsaka ang galing nito kasi, kunyari, like, diba, kunyari sa mga pastor, sa mga kumbaga, ang daming binabato. Kahit na anong ibato sa'yo ng mga tao or anumang sitwasyon yung meron ka, yung paninindigan nila iba. Diba? Kaya, yung buhay ni Joseph, maganda siyang gayahin. Halimbawa. Na hindi porket napupunta tayo sa mga hindi magandang sitwasyon, hindi na, kumbaga parang napabayaan na ba tayo ng Diyos? Hindi na tayo mahal, no? Diba? Paulit-ulit sinasabi dito na kasama niya ang Diyos. At hindi siya pinababayaan ng Diyos. Lahat ng ginagawa niya ay yayaman, or kumbaga, binibless ng Lord kung ano man yung pinaprosper ba? Pinagtatagumpay. Pinagtatagumpay. Pinagtatagumpay ang lahat
niyang gawain. Mm-hmm. Galing. Di ba, yun yung sa church kasi namin sa Pinas naman, yung ina-attendan ko, ano, nagpunta naman sila sa, ano, kulungan. Tsaka yun, mayroon sila mga school na pinupuntahan, ganyan. Mm-hmm. Di ba, syempre, pagka pumunta ka doon, oh, may nagpa-preach yung pastor, bigla may sasagot na, oh, ganyan. Hindi natin maiwasan yan kasi, ano, yung iba, oh, hindi naman sila naniniwala pa, o kaya, minsan pipilosopohin ka, ganyan, ganyan. Tapos, syempre, mauubos yung pasensya mo rin, parang, ala, kaya, pinuntahan na nga namin kayo dito, eh, di ba, minsan ganyan. Mm-hmm. Pero, still, ano, parang ang katapusan ng araw, ipapaalala sa mga pastor na yon at saka yung sa mga missionary na yon na kaya tayo nandito. Amen. They need Jesus. Amen. Yan ang kailangan natin, ano, na parang iisa sa isip natin, isa sa puso, kung ano talaga yung mga gusto natin gawin para sa Diyos. Mm. Kasi kaya tayo nandito. Kumbaga, kahit na may mararanasan tayo ng mga ganyan, okay lang din. Oo. Ano, unfair man, pero kung para sa Lord naman yun siya, hindi mo na siya ma-feel na, oh, grabe naman. Diba? No. Kung baga, parang mas maaawa ka pa na, hindi nila okay, alam. Okay lang, oo. Mm-hmm. Na, oh, love ang gusto namin iparamdam sa inyo, ganyan. Na kahit pa man ganun yung ano. Mm-hmm. Yun, di ba kaya ginamit din si Joseph dun sa kulungan na yun, o baka marami din siyang, ano, yung na-share ng gospel dun, di ba? Kaya rin gano'n na lang din naging kadali na ano yung pamunuan din sila. Siya, o pamunuan din sila kasi na-sharean niya nga ng mga mabubuting salita. Mm-hmm. Ang galing. Yun. Kaya ano, yun nga yung sinasabi, 'di ba? Kahit nandito pa tayo sa earth, sa mga flesh na katawan natin, pwede na natin maramdaman yung langit. Amen. Yan. Mm-hmm. Mm-hmm. Depende yan sa atin. Mm-hmm. Sabi mo nga, laging may choice. Yes. Mm-hmm. Yung mga i-feed mo sa sarili mo, kung sa tingin mo na hindi siya makakabuti sa'yo, ialis mo siya. Mm-hmm. Kaya yun, lagi ko yung tinatandaan. Kasi syempre, tao nga, tao pa rin na makakaramdam ka ng galit, inis, yes, temptation na. Lagi ko yun inaalala yung sinasabi ni ate na, ano, asa ikaw yung pipili ng mararamdaman mo. Mm-hmm. Ipagdadasal mo siya para kumbaga para malagpasan mo 'yun. Yes, kasi tayo naman din magdadala noon. Mm-hmm. Eh, ipunin mo nang ipunin yung galit mo, mm-hmm, yung lungkot yung lahat, o yung ganyan, 'di ba? Eh di ano ka na? Hindi ka na lumaban doon. Eh kung piniin mo masaya ka, ganyan, yes, tapos very grateful ka sa lahat ng nare-receive mo, sa lahat ng nangyayari sa iyo, sa mga kaibigan, sa mga nakakasama mo, sa boss, 'di ba? Yes. Sa sitwasyon na meron ka, o edi yun din yung naipapasa mo sa lahat. Mm-hmm. Yan, maging yes, ganyan tayo. Yan lamang po. Sa tulong ng Diyos po yan lahat. Amen. Mm-hmm. Lahat ng papuri po ay sa Diyos. Amen. Thank you, Lord. Salamat po. Chapter 39. God bless us.